Okay, mga katropa, sa mga nagtatanong na nag-comment tungkol sa paano magtanggal ng inyong oil seal, ito, papakita na natin dito sa Fredworks. So, kung makikita niyo yung oil seal, medyo kaya kailangan sigurin dahil sa labi ng kanyang pinakabahay dito eh nakakurbada. Ayan. Straight. Nakaw. Nakakurb. Nakakurb. Kaya pag ibabalik, kailangan nyo munang unatin yan. Dahil pag hindi, hindi siya magpipit, luluwag. So, lali lang ang pag diretso nito para hindi mapunit. So, sa mga gusto, PM lang mga katropa. So, ganyan lang kahirap ang ginagawa. Kailangan mapantay, mga katropa. Kung isipin nyo, parang madali, pero tiyagaan. So, pagtaas ng oil seal, nabahan natin siya. May makita pa kayong isang malaking washer. Yun yung pinaka nilalapatan o inuupuan ng oil seal para mag-flat. Pinaka-lock ng oil seal. Yeah. Mga katropa, RS lang po tayo. Abangan nyo lang sa susunod, meron pa kayo isang gagawin na isang mas magandang full video, mga katropa. So itong ginagawa namin ngayon, mga katropa, ito yung pangalawa ngayon na nagpapagawa sa amin ngayon. Dumayo pa, galing Laguna. Kahit ECQ. Dahil talaga mga ka-XR lover, antay lang kayo, gagawa tayo ng grupo. XR 200 group. XR 200 group na. The best. Ayun. So, ito na po yung pair oil seal. So, tingnan nyo mabuti. Check nyo kung may... Ito yung pinakang oil seal. Amat. Ito pa isa. Yan ang pinaka oil seal. Rubber bushing. Kumbaga, ito naman yung oil seal niya mismo. Yan na. Double check nyo lang. Kung good. Tropa, may dadagdag lang ako, hindi lang kami gumagawa ng shock, ng shock for repair.
overhauling wirings. Meron po tayo rito. So dagdag ko na rin sa video na to, meron kami isang binubuo rito na 650 Kawasaki Ninja Vertis 2011 model. So mamaya sasalpak na namin yan. So balik tayo ngayon dito mga katropa. Salamat sa iyo Pop sa pagdayo sa pagpapagawa ng iyong shock. Kahit tiga Laguna ka pa, dun mayo ka pa rito. RS Pops. Magkano pa siya pagpapalit ang banyo? 22,000? So ganun talaga siya kamahal. Biruin nyo, 22K. Dahil sa sobrang kahirapan ng DCQ, kailangan natin gumawa ng paraan na pero patitibayin at mas madaling gawin ang mga ganitong bagay. So diskarte lang mga tropa. So mapapansin nyo na sigurado mga katropa sa iba, ibang estilo ang kanilang pagre-repair. Hinihinang nila. Dito hindi. Meron pa kaming isang gagawin na bukod sa shear clip na mas matibay pa. So pinag-aaralan pa natin yan mga katropa, antayin nyo lang. Isunod na video, ilasalpak namin yung unang nagawa namin na pinakita nung una sa XR at idadaan natin ngayon sa mga malulubak kung paano ang kanyang play at titingnan natin kung talagang tataga siya o hindi. Pero nagawa na namin yun, di lang namin na videoan, kaya abangan nyo na lang mga katropa. So assemble tayo ngayon. Ngayon mga tropa, pag nagbaklas nga pala kayo ng ganyan, may mapapansin kayo mga washer maninipis, pero hindi lang iisa yan. Sa upper lower, abuti ng up to 8 washer na maninipis or 6. So ito kaya mga tropa, tingnan nyo mabuti. Ang itsura nya. Yan. Ganon dati. Shear clip uli. Ito mga tropa, makita nyo. Yan, naka-shear clip yan. Inside. Ayan o. Okay. So ngayon, itong nire-repair namin na to, may advice kami kay Pops na mas magandang gawin. Kasi yung ginala niya to, ang ginawa niya ron, ibis na nagbigay ng magandang bleeder, so ginawan lang nila to sa dating unang gumawa, eh parang kagaya sa gulong ng mga pang pito, sakaling tumagas, pwede na lang dagdagan lang. So babaguhin natin yan. Nang mas maganda, lalagyan natin ng leader hole, ang leader mismo. Para mas magandang tignan at presentable. Ano? So ito na yung mga, ito na yung shear clip na ilalagay natin mga katropa.
So kung isipin nyo mga katropa, kung sa tingin nyo matibay no hindi, kasi ang laro naman ng shock is up and down press. Kaya malabo siyang mahugot. Alam nyo naman siguro trabaho ng shear clip. Kahit sa mga front shock, mayroong shear clip. Kaya doon natin ibinasi yan mga katropa. Dahil sa kakulitan ng talentong ng isip ng ating Fred Wars, yan ang ginawa niyang paraan. Hindi gaya ng iba, diretsuhin lang. Pwede rin naman, kaso nga lang, grind uli, tanggal uli, hinang uli, medyo mabusisi. Martel yung apra. So medyo pat lang natin ng konti. Hindi na natin siya kailangan i-press dahil konti lang naman siya. Kaya mga tropa. So okay. Malinis tingnan. Gawa na. Ay po. Hindi ba pala na hangin? Lay. Okay. Ang ganda na ng shop. So ayan mga katropa, tinan nyo yung unang ginawa ko sa ibabaw. So babaguhin namin niya para mas presentable. So balik tayo rito, tingnan nyo yung laro niya. Kasi kung hindi maayos yung kanyang oisil dyan pa lang, so medyo galit na galit ang muscle ang ating chief mechanic dito. Kung talagang tatagas po yan, alam nyo naman po ang langis. Press po yan. Imposibleng hindi mag-ilik pag di maayos ang gawa. Siyempre, trabaho ng shear clip, yun ang hawak doon sa mga oisil, rubber bushing niya para hindi mahulog. So, lagyan na natin itong kanyang macho spring. Pa, kamay na bakal yan. Malupit po talaga itong ating chip mechanic dito, medyo... Galit sa bakal. Alam mga katropa, pag tinuktok nyo talaga yan, tunog bakal talaga. So mga katropa, kaya tayo nagato, may kailangan medyo masaya tayo ng kulit. Lang. May kilala doon kayong imerso. Ay, wala. Tanong-tanong muna lang yan. Doon lang sa unahan. So, dahil isik yung ngayon mga katropa, enjoy lang ito. Okay na. Yan na! Okay, mga tropa, yan. Ito naman, di naman for business purpose. Alam namin may iba, gagaya lang dito. Wala namang problema yan kahit magtanong. So, dahil di naman tayo iba, nakakapag-share din kami sa inyo ng magandang technique o suggestion. May tanong, no problem. Idea. Sharing lang. RS lang tayo, mga katropa. Thank you. Abangan nyo na yung susunod na video. Mayroon pa kaming gagawin dalawa. Okay. Sabay ka. Panalo.